So, I think wala na ako nakalimutan dito sa bike ko sa 1 year. Happy 1 year, Ayos. So, ako, I'm proud na I'm a GSX S750 owners and no regret. Gustong-gusto talaga yung bike. Napufulfill niya talaga yung needs ko pagdating sa bike. So, hindi ko na kailangan mag-upgrade pa. Kung sakasakali mag-adventure bike ako. So, Suzuki, Philippines, baka naman yung 800DE natin dyan or 1050. Pa-review naman ako. Okay? So, ayun. Shoutout kay Sir Lawrence. Okay, so ayan mga kamot-mot. So nakakapanibago kasi iba yung gamit kong helmet eh. So, ayan mga kamot-mot. I'm using Alpha 11 Carbon Blair helmet. So, actually, ginamit ko na ito dati pero hindi ko na sharing experience ko rito. So sa mga gustong bumili na ito, siguro sabihin ko muna yung ano yung experience niya sa helmet before the price. So medyo ano medyo expensive ng konti compared sa mga standard or mga high-end na helmet. Pero actually talaga I'm a AGB user. So around nasa ano lang yun 14,000. So this one is the ayun Alpha 11 Carbon Blair ng HJC. So, maganda to kasi sobrang lightweight niya talaga. And original carbon. Ha. So, yan ang kagandahan doon. Sobrang gaan. Hindi siya masakit sa leeg. Sobrang gaan niya dalhin. Pero, yun. So XL ang size, so dapat 2XL ako. So ang tips ko sa mga gustong bumili nito, kung halimbawa you're using AGB XL, sa tingin ko mag double XL kayo kasi medyo sobrang fit sa akin nito, sobrang alam mo 'yan, sobrang tight talaga, sobrang yung mukha ko parang ano, yung pinisil eh. So, yun ang, ano ko, yun ang tips ko sa inyo. So, adjust kayo ng one size. Gusto ko rin to kasi naka-double D lock. So, this is the safest lock sa helmet. Ayan. So, ayan. Just sharing my, ano, my sharing my experience sa HJC. And also, I'm reviewing the X3 Instant 360. So hindi lang ano, hindi lang dalawa, the helmet, the Insta 360 and also the GSX 750 by Suzuki dahil nakaka 1 year na to. So ano to, napaka-special ng review na to kasi not just one, not just two review but three. So helmet, the Instant 360 X3 and the bike. So napakaswerte ng manunod nito. Hindi ko na alam kung ano ita-title ko rito sa bike, sa ano na to. Sa episode na to. So ano nga bang tinetest ko rito sa Instant 360? So ang tinetest ko rito is the convenient kung gaano siya kaganda gamitin. Parang ito na yung papalit sa ano eh, sa GoPro camera kasi ano tawag na ito, hindi ka nabibili ng mga adapter kasi tulad sa ano, sa GoPro bibili ka pa ng adapter na 3,000 to 4,000 price range para makagamit ka ng mic. So ito wala na. So kailangan mo lang bumili ng ano, ng tawag nito, ng Freedcon. So si Freedcon kasi meron siyang ano, pictures na pwedeng makakonect kay ano, kay Insta 360. So maganda rin ang Freedcon kasi bakit? O hindi ba 'yan, boss, ang dinagdagan pa natin ng review. Freedcon kasama na 'yung Freedcon.
So, sa Fredcon Philippines, oh. Baka naman. So, isama na natin si Fredcon. So, si Fredcon ang gamit ko ngayon, yung KY Pro. So, nasa price range ito, 3.5. So, pwede ito mag-connect ng 6. So, 1 year na sa akin to, nagamit ko yun. Ito. So, actually, kay Queen to, ginamit ko lang. So, maganda to kasi up to 6 rider kayo nakakapag-connect. So, napakaganda, napakabisa nun sa rides. And also, sa OVR, bumiyahe kami ng Sorsogon with Queen. Nako, hindi namin namalayan yung oras or yung lugar. Nandun na pala kami sa Sorsogon dahil sobrang lakas ng baterya niya. So, 12 hours, biyahe doon. Usually sa amin, ha, bus. Pero pag mga big bike, siguro mga 10, 9, 8, depende sa'yo. Pero, yun, to cut the story short, kaya niya ma-sustain yung battery niya up to 20 hours. So, yun ang kagandahan dun sa KY Pro. And also, convenient siya sa mga ibang device na pwede makonect. Katulad nito, this review is for KY Pro and for the Instant 360 na kaya nila mag-connect. Tapos, meron siyang magandang sounds na, so hopefully, na meron siyang magandang sounds ngayon. Kasi na-connect siya as AirPods. So, ayan, tingnan natin. So, ayan, apat pala ngayon, no? Helmet, the KY Pro, the Instant 360, and also the bike. So, ayan. So, tapos na tayo sa helmet, tapos na tayo sa Instant 360. And also sa mic na gamit ko or the audio kung naririnig nyo ako ng ayos. So ito, nakasarado yung aking helmet. Eh, nakikita nyo naman, walang wind na pumapasok. Ngayon bubuksan ko, tingnan natin kung meron siyang wind penetration. So yun ang sa akin, yun ang con sa akin nito na sobrang liit ng HJC. Yung mukha ko napipisil eh. So pag nagsasalita ako, nabubulol. Bomba daw. Okay, so bubuksan ko siya para makita natin. Ayan, nakabukas na. So, sana malinaw to. Para naman sa manunood. Ano lang to? One-stop review. Okay, so tapos na yung mga gadgets. Let's go to the bike. So, actually, bukas, August 23, is the exact date kung kailan ko kinuha si Eos. So, Eos is my body, my riding body, the GSX 750 ng Suzuki. So, nasa ano na to? 16,321 Odo. So, nag-i-enjoy pa rin ako. Sobra. Alam mo yung isang linggo kayong walang rides, maulan, o dalawang linggo. Tapos pagkagagamitin mo siya, nagugulat ka naman bigla. Kasi alam mo yung hindi siya ganun kalakas ang torque. Kasi alam natin na inline 4. Pero yung power and the speed, the sounds, yun, dun talaga yung parang boom. Parang nagugulat ka lagi. Parang wah! Alam mo yon, yun talagang hinahanap ko sa bike. Sa torque, hindi naman siya torque talaga kasi syempre, it's an inline 4. So, sa starting torque talaga, wala yan. Pero pag tumaas niya ng 4,000 RPM to 5,000 RPM, nako, doon mo na mararamdaman. The speed, the acceleration power, so, napakagandang napakagandang bike. The build, the naked sports. So hindi to hindi to
Hindi ito naked na upright. This is a naked sports bike. So nakalin forward ako. Hindi tulad ng iba na naka straight. So ito, this one is the sports naked bike. So nakalin. Nakalin ako. At talagang ano, parang aggressive positioning pa rin. So sa mga planning to buy the GSX 750 ng Suzuki, nako, hindi kayo magsisisi talaga. 100% talagang reliable bike, quality bike yon. So pagdating nandun sa consumption, nasa sa atin yon, kasi inline 4 alam natin na medyo malakas na siya sa gas. Kasi 4-cylinder. So pagdating sa pictures, this bike has ABS both front and rear with 3 traction control power mode. So wala siyang riding modes, ah. There's no riding modes dito. Pero meron siyang 3 selected or selection for the traction control. So the 1, the 2 and the 3. So ngayon naka traction control 1. So less sensitive. Pagka nakalagay sa 3, so sobrang sensitive nito. So parang yung 3 is yung para siyang rain mode sa mode selection pagdating sa sa riding mode. So yun lang yun. Yun lang ang features na meron siya. ABS. Yan. Dual ABS. And also, the engine is powered by 749cc. Inline twin. Inline 4. 16 bulbs. So, 4 bulbs per cylinder. 113 horsepower. Ayan. So ang around 85, sorry, hindi ko kabisado, pero around 85 newtons of torque. So hindi ko lang alam kung anong ilang RPM. So ayan, nakakaya, no? Sariling bike, hindi alam yung torque. So equipped din tayo ng to chrysanthemum, ayan, sa baba. Disc brake. And also, equipped siya ng KYB inverted fork. So, napaka-smooth it sa corner. Kaya nga, ang kanyang nickname, the Apex Predator. So, ayan, mapapansin nyo. So, hindi ko mapapakita kasi naka-Insta 360 ako. So, the display is a digital panel equipped. So, hindi pa siya nakakasabay ngayon sa mga, alam mo yung mga TFT, mga colored TFT. So, ito, it's a digital panel pa lang siya. So, conventional, parang ganun. Conventional used panel dito sa bike. So the brakes, Nissan caliper, 2 piston, same twin disc chrysanthemum. Yon, around 310 or 330 mm. This diameter. So sa likod meron din siyang 260 mm na disc brake, ABS, yon. Tires meron din siyang 120 by 70 in front tires by 17, and meron siyang rear tire na 180 by 55 by 17. So, ayan yung equipped tire nitong GSX 750. Okay, this is the model of 2022.
Yon, sa gas consumption, no? Yun talagang ano. Gas consumption is around city driving 15 kilometer per liter. And sa long ride, so kaya ko makuha ng 20 to 19 kilometer per liter. So yun ang pinaka ano niya. Gas consumption. So marami na rin akong naiiya ditong ano, mga accessories like visor. Yun. One bar and mirror. Yun. So yun. Auxiliary lights or MDL. Slider. Yun. Protection sa bike. Yun. Pero hindi pa ako nakapag-cut ng fender or ng fender eliminator kasi patalsik pagka ano eh, naka fender eliminator na eh. And also nagpalit na rin ako. So ito rin isang cons ko rito. Naka halogen bulb pa to nung nabili. So yan ang mga cons dyan. Halogen bulb. So hindi pa nakakasabay sa state of the art na LED. Pero sa 1 year, 16,000 odo, napakasulit na. So, I use this bike 3 times sa ano, Endura, sa racetrack. 2 times sa BRC and one time sa CIS, sa SEC, track day. And also, 2 times sa endurance. Sorsogon Moto at 500. So, galing pa akong Cavite, nag-travel ako papuntang Sorsogon para maglaro ng 500, tapos bumalik ulit. So, 500, almost, oh, sabihin natin 500, almost 600 yan eh. So, 500 plus 500 plus 500 na laro. So, 1,500 ang tinakbo. And also, sa Boss Ironman 2023, nagamit ko na rin siya. 24 hours na bakbakan. More than 1,200 kilometers. 24 hours. And so far, naka-finisher naman. So, ito yung ating, premyo. And the experience, talagang sobra. 24 hours na, bakbakan. Gamit ko tong bike na to. Ayan, gusto ko mag-thank you sa Suzuki Philippines sa sponsor and also sa Wiltec Nationwide Official, Suzuki Big Bike Libis, Suzuki Big Bike Makati, and sa mga managers na nagsuporta sa yon. Thank you kay Ma'am Camille Hernaez. Yon sa KTM Dasma. And kay Ma'am May Javier, yan, thank you. So, yan. O, mag-shoutout na muna ako, baka makalimutan ko pa eh. So, yan, syempre, shoutout muna sa mga kagrupo ko sa Suzuki Big Bike Philippines, sa Cavite Big Bike Philippines, Cavite Big Bike Community pala, sorry. So, sa Cavite Bristol Riders Club, sa GSX 1,750 group. And syempre sa newest group ko. Ayun, shout out din sa Team Sorsogon Moto Vloggers. Ayun. And mega shout out kay Lady Boss. Ayun. Thank you sa pag-accept sa group. So actually nag-join talaga ako diyan para alam mo magkaroon ng connections to my fellow vlogger, moto vlogger sa Sorsogon. So para meron tayong update kung ano nangyayari dun sa ating bayang Sinilangan. So that's why I'm joining the Moto Ad to support the local endurance na ginagawa nila. So, syempre bilang taga Sorsogon, support natin 'yan.
kahit medyo malayo, no? Ayan. So hopefully makasali ulit ngayong darating na October, I think. So sana makasali tayo dyan. Sa mga gusto mag-sponsor, ha, wala naman problema, pwede kayo magbigay. Okay? So ayan, ipakita ko sa inyo yung walk around ng bike somewhere na pwede kong ipakita lahat ng specs, ng pictures ng bike, lahat ng naka-installed after a year na meron sa akin. So this review is a mileage review para sa mga gustong bumili at nagdududa sa capability and reliability of the bike. So ito na yung pagkakataong panoorin nyo. So yan, walk around ko muna yung aking bike para naman eh makita nyo. Okay. So yan, mga kamot-mot. So this is the GSX 750. Ayan. So yan, mapapansin nyo yung mga sinabi ko kanina na mga pinalitan ko na. So ayan. So eto, the first is the ano, the visor. Ayan, visor. Ayan. So mabibilit sa online, daming niyan sa online. And also the bar and mirror. Ayan. Ayan, the bar and mirror. Ayan, kasi mas maganda to compared dun sa ano eh, sa stock, humaharang eh. And the ano, exhaust, SU project na snubby pipe. So nakaano lang ako, naka tawag nito. Nakaano lang ako, naka slip on. So hindi ako nagpa-cut delete. Ayoko nang ganoon kasi sobrang ingay. Rinig naman na din ako pag slip on eh. Ayun, meron din akong MDL. And meron akong slider. So protection ng bike. So nagpalit na rin ako ng LED na headlight kasi dati naka ano yan eh, naka tawag nito. Naka halogen bulb. So naglagay din ako for convenient. Meron din akong tank bag. Ayun. Ayun. So ito yung gusto kong alisin pero parang ayoko pa. Ito yung fender. So detail tayo din na natin yan. Pero sa next project na siguro kasi parang ayokong tanggalin eh. So maganda naman eh. So comment nyo na lang yung suggestion nyo kung tanggalin ba natin or hindi. And also, ayun. Ayun, MDL, naglagay ako. So ayun, ito yung panel siya, sabi ko kanina. Ayun. Ayun. So meron din akong cellphone holder. Naka-push lock. And meron akong charger. So, yun ang mga upgrade na ginawa ko rito. And, yun. So, bago ko tapusin yung vlog, so, bigay ko muna yung buong specs. So, this is a 749cc inline 4. Yun. 4 valve per cylinder. So, 113 horsepower. So, 81 or 85 newtons of torque. Hindi ko lang kabisado. And, yun, meron siyang 2 disc. So actually, nakapagpalit na ako ng ano ah. Sa 1 year na tinakbo ko na ito, nakapagpalit na ako ng tires. Sa harapan, so naka-equip na ako ngayon ng Pilot Street na 120x70 na diameter. So yan ang pinalit ko sa ano. Sa dating nakakabit dyan is yung S21 ng ano ng Batlax. Ng Bridgestone Batlock. So, ayan pala, additional ko. Naglagay na rin ako ng fender. Sa mga bagong ano, avail ng bike ng GSX 750, ito ang unahin nyo. Kasi yan talaga yung, nako, ang dumi niyan. Hanggang dito, abot yan pag walang ganun. So, ito, nabibili yan sa Lazada. Nasa 75 pesos lang yata yan. So, gawin nyo lang. Kayo na lang gumawa. So, actually, akong gumawa na rin. Ayan, so, ayan. Diretso ko na yung, ano ko, maraming ano, ikat, no. So, ito, meron din akong equip na dito. So, nagpalit na ako ng tires from S21 na Batlax by Bridgestone. Nagpalit ako ng T32 ng Batlax, pero Bridgestone pa din. So, ayan. So, 180 by 55 by 17. Same lang nung stock, yung size. Hindi ako nag-adjust. So, meron tatanong kasi sa akin, bro, pwede ba mag-adjust ako ng malaki?
Pwede ka naman na as long na kaya ng swing arm mo, pero yung performance nun mababago talaga. Kasi syempre, hindi yan yung stock. So ako, I recommend stay stock. Stock is good. Huwag ka nang gagalaw ng iba pa. Ayan. So, I think wala na akong nakalimutan dito sa bike ko. So, 1 year, happy 1 year, Aeos. So, bakit Aeos? So, search nyo na lang yung Aeos, but Aeos. So, hindi ko pwede pagsabi. So, ako lang ba yung nagbibigay ng ano ng pangalan sa bike? So, syempre, marami tayo, halos lahat. Almost talaga ng bikers, binibigyan ng name yung kanilang riding body. So, ako, I'm proud na I'm a GSX S750 owners and no regret. Gustong-gusto talaga yung bike. Napufulfill niya talaga yung needs ko pagdating sa bike. So, hindi ko na kailangan mag-upgrade pa. Kung sakasakali mag-adventure bike ako. So, Suzuki, Philippines, baka naman yung 800DE natin dyan or 1050. Pa-review naman ako. Okay? So, ayun, shoutout kay Sir Lawrence. Okay? So, I think hanggang dito lang yung aking vlog. So, thank you sa mga nanood, sa mga gusto or planning to buy ka ng ano, ng 750. Ayan. So, this is it. This is the review. So, sa mga gusto rin magkaroon ng sa gusto rin bumili ng KY Pro, ayan. And also the helmet na HJC and the Insta360, ito yung gamit ko ngayon. So, shoutout. Puro ko lang to hiniram. Wala akong perang pambili neto. So, shoutout kay Raven sa Insta360. Eh, pero itong helmet sa aking ano to, may bahay. Niram ko lang. And also the KY Pro, sa kanya rin to. Okay, so ayan mga kamatmats, hanggang dito lang yung aking vlog. So ayan, shoutout sa kanila. Uy, marami pala nag-ride dito ngayon. Ha? So ayan, shoutout sa dalawang ito, hihingi ng sticker. Okay, so hanggang dito lang yung aking vlog. So this is Iman's Gun Road. Peace out!